Power perfume for 5 times smoother and fragrant hair. Panalo! Nakakaigil! Sunsilk! Pag may sakit kami, mas langit si Mama. Mama! With Vicks VapoRub, parang gano'n siya. Ibahin sa dibdib, likod, at aking. Inhawa sa sakit ng ulo at sipon. One Vicks Relief 6. Ano? Dapat bilang pag-immunity, dapat yung extra relief na tama for 3 plus coverage. New Nido 3 Plus. Zero cover line. Sarap maging bata ulit. Nakakamiss. What's up mga idol, mga tol, mga lodi? It's your boy Doms and boy, welcome or welcome back sa aking YouTube channel. So yung first clip na pinakita ko sa vlog na itong mga idol, some sharing lang na kahapon nagbukas ako ng laruan. I mean, lumang laruan pa namin yun, talagang bata pa kami. And inassemble ko lang siya ulit. Na konting trivia lang no, inassemble ko siya nang hindi tumitingin sa mismong manual. Kasi hanggang ngayon, kabisado ko pa rin yung structure niya. And di ko alam kung special talent ko ba yun na talagang in any situation, parang naaalala ko lahat, kompleto kong nadedetalye na ikukwento. So, bumalik lang din nung time na yun yung memories ko nung bata ko, kung paano namin siya nilalaro, ganyan. So, simple lang naman siya laruin eh. So, parang magkakareraan lang yung mga hole-in dun. Tapos, ayun, pauna ang makaabot sa dulo. So, ang daming memories na nagbalik ng mga time na yun. Kaya nga napasabi ako na sarap talagang maging bata eh. Kasi, wala talagang iisipin iba ko hindi maglaro lang. Pero mga idol, hindi iyon yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Actually, kung gusto nyo balikan yung Throwback Thursday ko last week, which is yun, pinag-usapan ko yung childhood Christmas experience ko. So, baka interested ka lang na makinig. And, sorry, pasensya na kung ganito, magiging ganito lang yung takbo ng vlog natin kasi wala talaga tayong ganap ngayong Pasko. So, ayun. So, this week, mga idol, sobrang daming memories on Facebook ako nakikita sa Facebook. Kung saan, 1 year ago, 2 years ago, 3 years ago, ito yung week na puro celebration ng Christmas party sa school, o di kaya field trip, and Christmas party rin sa church. So, ang daming alaala ng sarap balikan ng mga time na yon. And sa mga pictures pa lang, ang dami mo ng kwento na pwedeng may kwento. Pero above sa mga picture na yon, sa mga experiences na yon, ang hindi ko talaga makakalimutan kapag ganyan, ay yung mga regalo ninyo sa akin mga idol. Pero, maliban sa material na regalo, tulad ng relo na ibinigay sa akin ng kuya ko, or halos every year binibigay sa akin ng kuya ko, is relo. And sa mga exchange gifts, sa mga bagay-bagay na nare-receive mo. Isa talaga sa mga bagay na hindi ko makakalimutan or ang sarap balikan na regalo ninyo ay yung mga handwritten letters. Alam ko na sabi ko na sa mga nakaraang vlog ko na sobrang talagang na-appreciate ko yung mga tao na nagbibigay ng message sa akin tuwing Christmas. Kasi ganun din naman yung ginagawa ko sa mga talagang malalapit na kaibigan ko. Binibigyan ko sila ng sandamakmak na long sweet messages, mapalalaki ka, talagang gusto kong i-express yung sarili ko kung gaano ako kasaya na nakilala kita, gaano ako ka-bless na makasama ka at makasama ako sa journey ng buhay natin. And, syempre, some appreciation pa. Depende yun sa kung paano kayo nagsama ng tao na yun. Actually, talagang nagtatabi ako ng mga letters na binibigay niyo sa akin. But ngayon, ang babalikan lang natin ay yung mga natanggap kong appreciation letters na natanggap ko last year.
So para patunayan sa inyo na talagang nagtatabi ako ng mga letters na binibigay nyo sa akin, eto, yung pinaka-isang example niya. And, actually, hindi siya handwritten letters. In-screenshot na message, tapos pinikit dito. Pero parang ganun na rin siya para sa akin. So, this is your Christmas greetings sa akin. Way back 2017 pa. Nakatabi siya sa akin, mga idol. So, kung meron kayong mga handwritten letters na binigay sa akin noon pa, hanggang siguro last year na pag-uusapan natin, talagang tinatabi ko siya. Or yung mga sa retreat, yung mga color cards, alam niyo yan, baka meron kayong idea. Yung mga ganun, talagang tinatabi ko yun at every time na nalulungkot ako or namimiss ko yung tao, binabasa ko yung mga message ninyo. So ngayon, babalikan natin yung mga natanggap kong letters last year. Sa katunayan yun, mga idol, siguro lagi nyo rin nakikita na dala ko tong bag na to. And, lagi ko siyang suot-suot or dala-dala kapag umalis na ng bahay or may pinupuntahan somewhere. Kung hindi ko man siya suot, meron akong dalang backpack, nasa loob pa rin siya. So, ang mga laman niya, mga importanteng gamit. And, eto. Yung mga letters niya sa akin. Kasi, na totoo lang, sobrang mahalaga sa akin yung mga ganitong bagay. And, mas mayaman pa siya o mas mahalaga pa siya sa mga value ng pera na hawak ko. Pero wala akong hawak na pera kasi ngayon, wala lang yung wallet ko. Pero kung tutusin, kung di kailangan gamitin yung pera na papel or anything na money para ipambili, kasi yun yung mahalaga sa atin. Kung hindi ganun ang purpose ng pera, malamang hindi ko siya dala. At ang talagang dala ko, eto, kasi sobrang priceless niya, sobrang worth it niya basahin para sa akin. So last Christmas kasi, mga idol, meron kaming activity na tinawag na What Do You Think of Me? So, ang simple lang nung activity na yun, nakalagay siya sa mismong likuran mo during the activity. And bawat isa, merong may dalang ball pen. Tapos, sa bawat tao na nandun sa mismong event, eh, magsusulat sila ng mga bagay na siguro kahit short messages or mga bagay na sobrang naalala nila sa inyo. And kaya dalawa to, mga idol. Yung isa kasi sa Feast Marilao, and ito is sa reunion namin sa chapel sa Carmelite sa Minortville. So parehas kasi yung nag-party yun ng 2019. So actually one word lang yung sinabi, pero may mga iba rito na talagang nagsulat ng mga mahabang mga words. So, ito yung mga sinabi nila sa akin. Number one, supportive friend. Super strong and resilient. Humble and kind. Great artist. Very promising. Very kind, responsible. You're a future director. Best director. Lodi pa picture. Passionate. Huggable. Artistic, responsible. So, parang dito nagsabi, I love you, pansinin mo ako. Actually, kung talagang mahal mo ako, message mo na ako, dali. Baka umabot pa tayo sa Pasko. So, yun yung sum dito sa unang papel. Tapos, dito sa pangalawa, yun, good luck sa film career. Don't ever forget that we're got your back. Stay healthy. Congrats sa pagiging success mo. Pagiging successful siguro ito mo. Good luck sa future. Stay kind and stay single para hindi masaktan. Aww! Hanggang kailan ako magiging single, kapatid? Sana po pagpatuloy nyo yung journey nyo. Paturo sa pag-vlog. God bless. And hi, Kuya Dong. Good luck sa mga gusto mo sa buhay. Fighting. Hi, Kuya All. Sana all. Mataba, diba? Sana all chubby. Ito kasi mga taong to payat eh. Kaya puro sana all mataba eh. Sana all pinili. Seryoso, pinili ba ako? Stay what you have. Tapos, meron ako nabasa na naman dito. As sabi niya, I miss you, stay mataba at guwapo.
Sabi ko nga sa inyo, kung talaga meron kayong nararamdaman sa akin, meron pa tayong pag-asa. Pwede pa tayong mabot ng Pasko, 8 days na lang. Kaya pa yun. Let's go. Ito meron kahit yung ganito, mga regalo. Nandito pa rin sa akin. Ayan o. Talagang tinatabi ko siya. Wala akong palagpas. Ito naman, sulat mismo nung lola ko na namatay nung last November. So, nandito pa rin siya. One by one ba to? Two by two. Diba? So, yung mga patient na nandito, ito, yung mga tinuturing ko talagang kapatid ko sa labas kasi hindi ko katugo. Pero kapatid ko sila. Yan. Si Ikoy, si Kenneth, ako, tapos si Daryl. And then, I have here my sisters naman. Kapatid na babae sa labas. Yan, si Kennelyn, tsaka si Trisha. Wala, nakakamiss kayo. Wala lang, shoutout sa inyo. Sana after this pandemic, matreat ko naman kayo. Ako magtitreat sa inyo. Sinabi ko sa vlog, seryoso ako dun. So, yun, yung pinakahuli na letter na natanggap ko last year. Kala mo, daming letter na inano, no? Hindi, siguro gusto ko lang i-share na talagang na-appreciate ko yung mga letters. Kahit letters na ibigay niya sa akin sa Pasko, sobrang okay yun. Message sa messenger, okay lang. Kaso darating kasi yung time na baka mag-loko yung messenger, mabura, di ba? Mga something like that. Pero yung mga handwritten letters, as long as na sa akin, kasama ko mismo, araw-araw, plus kukunin ko pa yung mga letter na nakatabi sa akin sa mga lumang aparador ko pa. So, ayun. Bali, ito, regalo sa akin. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Last year din to. And, Doms. Kaya parang naano ako na palitan ko yung screen name ko, imbes na Dominic. Gamitin ko na lang ulit yung Doms. Dahil dito yung isa yun. And, so, meron siyang laman, guys, at ito yung gusto ko talagang i-share sa inyo. Message niya sa akin. So, hindi ko na babanggitin yung pangalan mo, pero sobrang na-appreciate ko yung regalo mo na to. Akala ko anong una, pera yung laman. Kasi kulay dilaw, pero sabi ko nga, mas mahalaga yung mensahe kaysa yung pera para sa akin. So, ito yung message niya sa akin. Doms. Open parenthesis, future director, close parenthesis. Thank you bro sa friendship. Salamat din sa mga kwentuhan natin minsan. Nakikita ko kung paano ka mag-serve kay Lord at kung paano ka gagamitin ni Lord. Continue to serve lang bro kahit na may pinagdadaan ng problema minsan. Alam kong gagamitin ka ni Lord sa mga makabuluhang bagay. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Bro, kung puro no pa yung sagot ni Lord sa mga pangarap mo, hinahanda ka lang ni Lord para sa mas magandang plano niya para sa'yo. Basta pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Merry Christmas and Happy New Year from Black. So yung message na kasi sobrang timely, lalo na ngayong panahon na to. Parang it serves as my reminder na mayroong tao na gusto mo magsabi ng ganito at magpaalala sa'yo. Alam mo kasi parang minsan or madalas, alam naman na natin yung mga ganyang bagay eh. Yung mga ganyang reminder. Kahit ako, pinapaalala ko rin sa mga tao mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko na may pinagdadaanan din. Pero at the end of the day, kahit na alam mo na yun, alam mo nang sabihin yun, alam mo na kung paano i-execute. Minsan sa personal nating mga buhay, hindi natin siya magawa. At kailangan natin ng kahit isang tao lang na magpapaalala sa'yo ng mga bagay na pinapaalala mo rin sa ibang tao. Nakilala kasi ako as good listener ng mga friends ko. Talagang secret keeper kung secret talaga. Like, may nakwento sa akin na hanggang ngayon hindi pa rin lumalabas yung secrets na yun kasi
It just between of us, kami dalawa lang. So thank you very much for this and sa mga letters pa na siguro soon babasahin natin. Lagi kong binabasa to every time na parang ako mismo sa sarili ko. I'm feeling hopeless, hindi na motivated, or nawawala na din discouraged dun sa gusto mong gawin sa buhay. Especially yung sinabi niya na about sa mga no ni Lord sa buhay ko. Kasi parang ngayon ko lang natanggap yan, na dire-diretso yung no, yung response ni Lord sa mga prayers ko. Parang since 2015 hanggang 2019, noong June, talagang puro yes, binigay sa akin ni Lord lahat, halos lahat ng gusto. So parang this time naman is God's redirection sa buhay ko. Hindi naman parang sinabi ni Lord na no way, hindi ka talaga para doon sa gusto mo or sa pangarap mo. Minsan, hindi lang talaga rin natin maintindihan kasi ang inisip natin is yung para sa sarili natin. Especially this time of pandemic, ang daming no ni Lord sa atin. So, maybe meron lang siyang importanting message para sa ating lahat na dapat natin malaman, ma-realize as soon as possible or pwedeng kasusunod pa na kabanata ng buhay natin ma-realize bakit ganito yung nangyayari sa atin. And, yan, maraming salamat sa mga love letter ninyo. Actually, kahit sa lalaki galing or sa babae, tapos yun itong mga messages, I consider it as love messages eh. Or love letter messages. Hindi naman porket, or hindi naman kailangan na mag-I love you ng isang tao para ma-considered na love letter yun yes. As long as sa mga words of wisdom na binibigay or pinapaalala sa'yo, alam mo nang mahal na mahal ka ng tao na yan. So, at least, kahit ngayon na nasa modern time na tayo, computer age or era na tayo, eh, don't ever forget to write letter to someone that we love. Diba? Hindi lang ngayong Pasko, siguro sa mga susunod pang generation, kasi sobrang sentimental na mga ganitong bagay, rather than you message someone sa Facebook, diba? So, yun lang naman yung vlog na to, mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin sa pag-ala-ala ng mga or pagbalik ng memories last year. So, nakakalungkot lang this year, wala muna tayong ganun. Pero, as soon as we came back or we come back to normal years from now, eh sana bumalik din tayo sa ganitong mga gawain natin sa buhay. So, this is Doms. Thank you very much for watching. See you on next Vlogmas series or Vlogmas entry. I love you guys. Bye-bye.